Joseph! Ha? Kita ko may bagong release ng J-Lab ngayon ah. Ah, yes sir. Bagong release sila ng J-Lab 261. So meron tayo. Bilis na tayo, nagkaroon tayo. Thank you J-Lab. Pagdating lang sa kanila, ubusan kaagad kasi dami nakabang. So pinihim kaagad tayo. Sabi ng J-Lab, kumuha ka na at mauubos na. So thank you J-Lab. Tingnan nyo. Ah. Parang ano, tingnan nyo tuloy. Parang look. Look 564. Inspired sila sa look 564. Pero hindi nila maano yung yung itsura talaga ng frame kasi nga alloy to, then carbon frame yun. So, siguro kung gagayain nila, kaya naman. Kaso more manpower sa production, mas matagal, sa labor cost, small yun, sigurado. So, maganda naman ang ginawa nila sa geometry ng frame na to. Sa aero frame ng J-Lab 261. Isa-isayin natin, anong mga geometry, ano pang mga specs na nakabit dito. So, meron na rin tayong pantimbang ng weight. Yan. Makita na rin natin yung total weight niya. So, isa-isa natin. Saka natin simulan sa drop bar muna. Taas muna, tapos pababa. Sa drop bar niya, J-Lab Pro Maxer may palm rest 40mm. 31.8 ang kanyang diameter. Ayan. Then, the stem, 50mm stem. 31.8 din ang kanya. Then, sa headset, ball bearing pa siya. Pero 44mm. Kung gusto niyo upgrade ng 44 ng steel bearing, 44mm headset pasok dito. Kahit anong brand. Then, sa fork niya, same sila ng fork ng J-Lab Supreme. Parang lahat ng release nila from so S300, Solana Rangers, J-Lab V1, J-Lab Supreme, pare-pare sila ng fork yan. Isa na ng fork. So, sobrang ganda kasi ng fork na nirelease nila kay J-Lab Supreme. So, successful sila doon. So, in-apply na nila sa lahat. Isipin nyo sa budget ng S300 Rangers, meron na kayong fork na katuloy na sa Supreme. Then, yung clearance niya, in-improve din nila. So, ang nakabit dito ay Chaoyang Tanwall 28C. 700x28C. Pero yung clearance niya, kasi yan ang gusto natin sa Pixie, yung clearance maliit. So, yan. Pinaliit nila yung clearance ng fork to tire. So, sukat nito around 50 ang lapad niya. 50 millimeter. 50 millimeter to 40 millimeter. 50 to 40. Then, sa wheel set niya, so, simulan natin sa rim. Naka 40 millimeter rim siya. 40 mm. 24 holes. Signature nila na may red, 4 red spokes. Then, ang naka Neko hubs, high flange, okay? Ang maganda rin ang ginawa nila ngayon dito, naka shredder valves, yung common na valve natin, so hindi natin mahirapan, mga beginner, pero mas recommended ko pa rin talaga press the valve pag itong mga tires na 25 to 28C, kasi nga, payat siya, so mas mabigat yung sasaluin niyang load, so para hindi sumisingaw. Okay, then, punta naman tayo sa crank. So, maganda dito, sa crank nila nilabas ngayon, ay nilagay na nila yung indication na kung anong BCD siya, ilang teeth, so maganda dito. So, correction nga pala, doon sa mga past videos ko, nagkamali ako doon sa BCD ng mga cranks ng J-Lab V1 to Supreme. So, 130mm pala siya. So, ikukorek ko na lang sa comment sa ibang videos. So, hindi ko na ma-edit yun. Ang hirap na. Pero dito, yan. Naka-indicate dito. 130mm. So, sobrang ganda kasi ng ginawa nila. Napagkamala ko 144. So, 7075 CNC alloy ang chainring niya. Shunyu chainring and Shunyu crank. 480 sport superpower. So, hawig siya ng ano, parang set crank V2. Set V2 crank. Yung chainring, ha? Pero, solid tong alloy crank arm niya. Kung titingnan nyo dito sa kabila, yung hulma niya,
kala nyo parang outboard or halotech kasi may naka-extend siya ganun. Kadalasan kasi may isang bilong na. Ito kung makikita nyo. Sa kinabit nilang chain, FSC Olive Chain. So, recommended ko na rin itong FSC brand kung mag-olive chain kayo. Kahit pag nagbibuild kami ng mga fixie bikes, FSC Olive Chain, yun ang kinakabit namin yan. Tapos, sa cog niya, 18 teeth cog. Yun nga lang, meron pa rin siyang, sad to say, good news. Wala nang side stand, yun ang request natin. Yun nga lang, sa bad news, eh, meron pa rin kabitan ng side stand. Hindi nila natanggal. Sayang, yun. So, meron pa rin siyang kabitan. Or baka, nung dumating lang sa akin, walang included na side stand sa akin. So, nangyari naman yun. Pero, nire-report ko naman kila J-Lab, kapadala naman ako. Pero, di ko nakaka, para i-ano, may iba naman gusto walang side stand eh. Okay na sa akin to, good sa to. Dito sa crank niya, kinabitan natin siya ng, sinubukan natin siya kabitan ng 107 bottom bracket, Neko bottom bracket. Pasok naman and maganda yung clearance niya kung sinalpakan natin siya ng Neko 107.5 bottom bracket. Kung 103 pa baka sabit na yung chain ring niya. Delikado na. Seat post niya, ito isa pa nagpapogi, yung aero seat post niya. Ang lapad niya is around 60mm. Pero ang haba niya, syempre hindi pwede pahabahin gawa nitong shape na to. So, 200mm lang yung haba ng kanyang seat post. Ang kasama niyang pedals, alloy, and kayang pasukan ng pedal strap na makakapal. May free na rin siyang included na J-Lab free pedal strap. Maganda, panimula. Pero, kung sa malakas na kayo pumajak, mag-skid, bibigay din to, di-order kayo naman mas makapal pa. Upgrade na lang kayo sa pedal strap. Yung kanyang saddle ay J-Lab signature saddle. So, pare-pare sila ng saddle. Top tube, around 56. Yan, top tube length, 56. Seat tube height, around mga 51. 51 ang kanyang sukat. Bottom tube, around 63. Around 63 siya. Lapad naman ng kanyang bottom tube na aero tube 70mm ang lapad. Around 70. Same din dito sa seat tube 70mm. Sa seat stay, niya around 44mm. Chain stay to BB tube around 40mm. Tama. Kung seat stay to bottom BB tube niya, around 41, mga 42 ang kanyang length. May kasama pa rin siyang chain tensioner na isa, na budget chain tensioner. So, tingnan naman natin kanyang weight, okay? So then, thank you sa mga nagko-comment. Sorry sa mga past videos, hindi ko matimbang, wala pa sa timbangan. So, nakaipon tayo. So, subukan natin timbangin. Expected ko dito, mabigat na rin. Kasi, kahit alloy siya, basta ganitong mga tube ang ang design, madalas mabigat talaga. So, mga 10 kg to. Around 10? Ilan siya? 10. Oh, sakto! Sakto 10. E minus yun na yung tali. 9.99. Joke. So, sorry. Hindi lang, malikot eh. Nahangin. Sakto din. Ayos din. Kasama na yung pedal, nakabit na. So, 10 kg siya. So, itong sino-case natin ay color black. Isa sa nirelease nila. Ang nirelease nilang iba pang colors, sa total colors na nirelease nila ay 5. So, ito yung isa, white. Pogi din ang white to. Then, purple. So, di talaga may iwasan yung mga ganito. Sa factory ba? Ito, paint lang to yun. Tatanggal.
So, sa mga minor scratches, di may iwasan niya kasi nakasako pa rin yan pag dumarating sa amin. Pero nung kindred, oh. May mga minor scratches, di may iwasan mo yan. So, tanggap na natin yan sa budget fix yung old bike kasi nakasako lang po yan. Ito ang last, Army Green. Nag-include na sila sa mga variant nila, mga variety colors ng Army Green. Sa Supreme, nag-release din ng Army Green. Pogi din ng Army Green, no? So, kung kayo naubusan sa online, at wala na kayong mahanapan, PM lang kayo sa aming Facebook page, Golden Cyclery Enterprise, yan. Or, pasyal kayo sa aming shop. Dito lang kami sa Pablo City, Laguna. Or kung gusto niyo magpa-deliver, additional na lang ho. Additional shipping fee, additional delivery fee. Yan. So, yun po. So, mga quiz, thank you. Sa next bike check ulit natin. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.